ng YSS. Huli yun lahat, lima kasi melee kayo eh. So that only means na magdidikit-dikit kayo and the mountain shocker would works a lot. I mean, sobrang maximize nung ulti dito ng YSS. Makikita natin kung effective ba itong kakaibang lineup ng Execration 2-tank setup. No mage on their side laban sa Omega na double mage. Yes. So, we've seen this almost yesterday from NXP Solid. They did, but only the Johead. Oo nga. The Hilda and the Johead. Kumbaga, somehow both utility tanks yung makikita natin. But, medyo mas, kaya ito siguro isang magandang way doon. Medyo mas nagiging aggressive ngayon ang Execration. Oo, kasi alam nilang makunat sila sa umpisa. Kagaya niyan kay Chakno, pero makikita siya dito ng trap. HGZ also falling low. There you go. Tama yung sinabi mo dito, Rob Luna. Magiging aggressive ang Exe, pero mukhang bawirin sila. Actually, hindi. Hindi. Kasi delayed si HGZ, so Exe getting that team fight. Yes, definitely. And not only that, is that we also have here from October 27 to November 13. You have to log in into your game and participate in the Trickster's Village event and get Halloween candies for Treasure Spin. Each spin will cost only 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day. From completing the task, Terisla's special skin Hammer Giant ay mapapasa inyo and guaranteed to in 10 spins and you don't want to miss this one. Pero speaking of guaranteed, guys, kung nakuha nyo na yan, nakakuha ang Omega dito ng pitas and that's going to be Eto Max. Ang nakakuha ng kill ay si HGZ. So bawi din si HGZ even though nawalan siya ng buff. Mm-hmm. Even though level 4 si Hate, kukunin mo yun kasi gold pa rin. Nakuha sa yung nabawi niya. Yes. Hindi naman totally nawala yung buff sa kanya na ano lang, napunta lang kay Hit. Na-delay. Kasi parang ililish niya dapat yung orange buff para kay Haji. Yun nga lang, ang ganda nung naging pwesto doon kanina ng Execration. Alagang inasahan din nila yung ginagawa. Kumbaga na-spot out na nila yun nung game number 3 nung Akai si Chakno. So alam nila yung rotation ng Omega. Yep. Okay. So, Execration with the lead na nakuha nila kanina, anong conversion ang makikita natin? Mukhang itutuloy nila ang laban dito sa bandang top lane. Hate, mukhang magbaback away na lang siya. Magsisigit nung amatitirang dito. Hasty naman siya dito ng sight. At imaan pa siya dito ng mga access. So, grabe. Tama yung sinabi mo, Rob. Execration. Mas matapang sila ngayon dahil alam nilang makunat sila at level 1 up to level 4. Yon. At wala ngayong damage output pa ang Omega. Pero I spoke too soon. Omega, kahit papano, na ibabawi nila yung mga kills na naikukuha ng Team Exe. Exactly. Exactly. Yun yung ano eh. Yun din yung power spike din talaga for Execration. I mean, having Eto Max na continuous aggression, makuha agad yung power of wilderness, lalo na ang squishy ng tatlong miyembro dito ng Omega. That is from the Selena, the Farsa, and dito yung YSS. Totoo. At mukhang hindi pa tapos ang paggera dito ni Chakno, ha? Talagang itutuloy-tuloy niya. Matagal siya nabubuhay dito, pero apat agad. Pero that is a cause for a turtle. That's only a diversion, Manjin. Ay, naisusulat pala. Sabi ng exe dito, misdirection ang ginawa nila. So, a kill for a turtle, Execration still getting the upper hand sa gold. Pero okay lang ba yun, Rob? Kasi I guess. Parang okay pa din eh, no? Oh, okay siya. Why? Kasi pag nag-scale dito ang Execration, if they could be able to build up like magic defense dito, go for the Athena, go for the Oracle dito, and somehow, matank na nila dito yung mga magic damage na ibabato. Yes, there is a YSS, Mountain Shaker was there, pero pag naging tanky na mag-antikiras dito, kumbaga ang setup dito ng Execration is just to be tanky. Tanggapin natin lahat ng damage at pag di nila tayo napatay, kami ang papatay sa inyo. Totoo, Rob. Pwede ba nating sabihin niya na tanky next? Pwede. Ayos ba yun? Pwede. Naisusulat. Bumanat lang ako ng onte. Pero kasi, nag-agree ako dahil mukhang defense is the best offense ngayon sa side ng Exe. Habang si AGZ ay nandito naman, eto Max ay namula kinalmot ni Haze. So yeah, men, ito lang naman yung kailangan gawin ng Exe eh. Bibuild sila ng mga magic na anti-magic. Tapos okay na sila. Oo. Kasi yung Yi Shunshin, hindi niya naman maa-attake lahat eh. Unlike Lancelot, unlike Ling.
So mukhang, baka ito nga yung bagong formula. Baka, Brusco Brothers ano lang talaga, idadaan lang sa pagka-Brusco. Oo, ganun talaga yung ginagawa nila and execration dito. Kumbaga, in terms sa ibang banat nila, minamama nila dito ang Omega to the point na pagka na-miss position dito ang Omega, pwede sila agad na mabigyan. Totoo. Kung makikita mo nga sa mapa, walang nagpo-push dito sa mga tore. Nahihirapan sila. Tingnan mo, ang Omega tatlo-tatlo ang tinatangke ni Eto Max. Talagang nilakaran lang nila. Eto Max, sinilakad matatag niya lang eh. Oo. And one thing about this dito sa lineup ng Execration, they are self-sustaining. Meaning to say, yan, Chakno, manggugulo, half HP siya. Wow, wala naman akong pake. I could heal myself. Now, heal down, manggugulo. Pwede akong tumambay ulit sa bush. Heal na naman ako. Hindi nila kailangan umuwi. Strong, independent men. Yes. Pero si Hilda, women. Women, strong, yes. Strong, independent men. Ganun yung mga heroes nila dito. Probably si Hate lang yung mga problema na mamamatay agad. Pero meron naman kasi siyang pantakas. Totoo yan. And even the Hellcurt. So, hirap ngayon ng Omega. Kumuha ng mga pick-offs. Yung lineup kasi nila na to, game number one, nakita na ng XA eh. Ngayon, sabi ng XA, ang problema natin, namamatay tayo doon sa pick-offs nila eh. Mm-hmm. So ngayon, kailangan ng Omega, pag may nakita silang isa, dapat mapatay agad. Yun. Kaso ang hirap gawin nun. Ang hirap talaga. Sobrang laki ng ginagawa ditong space dito nung dalawang support tank dito ng Execration. Eto Max, together muntikan pa siyang makaligtas doon kung hindi dumating si Hit. Pero yung time na nabibigay, yung space for Benny Cutie, totoo, for Sagitnu, or even dito kay Hate, eh sobrang laki. Na, tsaka, parang ang nangyayari, yung Omega, para lang makakill, maghahabol sila na maghahabol na maghahabol. No? At lagi mong tatandaan, huwag kang maghahabol kasi pangarap lang ang inahabol. Ah, ngayon, utang. At utang. Oo. At ngayon, ang X, kagaya nga ng sinabi mo, dahil sa paghahabol ng Omega, si Hate, A-okay. Hate is doing great. Exactly. And even Benny Cutie, 0-0-0 KDA siya dito, pero that doesn't mean is not doing anything. Kasi yung dalawang core hero din ng Execration, sobrang free farm. Free farm talaga. At mukhang eto, na kailangan na ata nila yung damage ng turret. Pero hindi pa rin sapat. Hindi sapat. Ito yung type ng laro ng Omega na kung iahilin tulad natin sa panliligaw, binigay mo na lahat, binigay mo yung buong puso mo, pero bandang huli, hindi ka pa rin sinasagot. Hindi ka pa ganun rin. Yung nangyayari ngayon sa laban na to, Rob. Oo, ganun na. Binato na lahat dito. Pero may nabato pa rin naman si Eto Max. Pero ang tagal nun. Oo, ang tagal. Ilang beses na pangungulit yon from Eto Max. Well, he actually has 5 kills dito. That's a good pick-off, ha? Para oo, sa side ng Omega, getting Benny Cutie there. Pero sabi ng Omega, alam mo Kuya Manjin, ang kailangan lang namin ay consistency at persistency. Yes. Persistent. Tuloy-tuloy lang. Wala kami pa kahit napakatagal patumbahin. As long na napatutumba namin, gagana at gagana ang lineup namin at ganyan ang ginagawa ng Team Omega, yes, sa laban na to. Totoo yan. Totoo yan. At ito pa, isa sa mahirap dito for the side of Omega. They're out, going out to their, I mean, their winning condition, of course, is to burst someone down. Nandito yung pana ng Selena. They have this burst damage coming dito sa Feather Effect. Pero look at that. Grabe. Halos tinangki na lang ni Sagitnu yung damage dito ng Farsa. Sabi, and what more yung sa iba pang miyembro? Sabi ni Sagitnu, huyo. Dinaanan lang, Rob. Oo. Ito na, ang nangyayari kasi dito, Manjin, is that nagbi-build up na yung mga items ng Execration, their defense items were already up to the point na hindi na kaya ng mga damage na mababato sa kanila ng Omega. Oh my! Ang daming binubuhos dito ng Omega, pero wapak sa ang X, ito na si Hate! Pero na-miscalculate ni Hate! Yung damage siya output to the point na siya pa yung na-outlay abad dito sa side ng Execution na gagana. Pero ayun yung ultimate ni Toshi. Tignan natin kung magkakancelan habang si Toshi dito ay lilipad papunta doon sa kabila. Ina-atake na ngayon ni Hajizi si Khalid pero wala pa rin damage. Oh my glove! Ang tagal mamatay dito ng Exe pero buhay pa din ang Omega. Still, it's a 1-1 exchange.
Oo, it's a 1-1 exchange at nakapag-invade doon si Benny Cutie. What a sneaky play, getting the purple buff dito ng Omega. I guess Execration is still winning this going into the late game. Nakita niyo, the only thing that namatay doon si Hellcurt, kasi the focus siya doon eh. Oh, diba? Oh. Medyo naipit siya. Yes, napatay niya pa rin naman doon yung Selena. But kung hindi namatay doon si Hate, it's a definite win from Execration. Oo nga eh, habang... Ay, nako! Royal Rumble na nangyari, Lop. Hindi ko na naiintindihan kasi yung Omega, feeling nila, lamang na sila. Yung alam mo yung tipong tumama yung pana, uy, ang ganda! Uy, tapos si Joed, uy, ang ganda, combo! Totoo. Na-combo natin. Pero yung alam mo, na-combo na nila lahat, tapos hindi pa rin patay. Totoo. Tapos yung Execration, ay buhay pa rin ako. Yes, tako, yes. Tako, ganun yung nangyayari. Saka mapapansin mo rin dito, Benjin eh. Had GC dito, he was used to have items agad. Like, may BOD na siya BOD. Dito. Pero na-force siyang bumuo ng Dreadnought armor. Kasi nga, yung brusco damage, yung raw damage na ibinabato ng mga Execration, eh, sobra-sobra para sa HP pool dito ng isang YSS. Gusto ko yung tinawag mo doon, Rob. Brusco damage. Yung... Dinaad sa brusco damage, eh, hindi siya makunat eh. Oh, yung damage yung makunat. Yun kasi, ang point kasi, yes, malakas yung damage nyo. Pero kung hindi nyo naman matutuluyan, eh baliwala lang. Baliwala. Kasi mag-heal lang din, ayan, parang ayan, ganyan. Ako naman. Muntik pang mabuhay from the Cotterant Inferno, dun si Sagitnu. Yung akala mo sa boxing, mabibilangan na ng 10, pero hindi pa pala. Ganun ang nangyayari. Even though 11-6 ang laban, pero Rob Luna ang nangyari dito ah. Mukhang Omega, sila pa rin ang in control. Even though hindi nila napapatay ang Exe, wala ding nagagawa ang Exe na pang-control sa mapa. Yes, pero take note, walang nababasag pa dito ang Omega. Naku po. Wala talaga. Parang talagang nagkatotoo yata yung tawag ni Papa. Parang tumawag si yung tatay ni Chin Valdez. Oh, eh. Actually, tumawag kanina talaga yung sa match point analysis ng panel natin. Tumawag talaga. Regardless daw sinong manalo, we have to have a game 5. Kaya naman pala, ang hirap. Guys, kung ikaw ay supporter ng Execration, ito na ata ang pinakamalupit nilang laro. Sustain is the name of the game. Look at Chuck, no. Tinuos na lahat ng Feather Airstrike pero buhay pa din sabay out ng Raging Sandstorm. Rob, eto na nga. Nagpagabi si Hate dito. Tinarget yung dragon. Tatamaan ba si Hate? Hindi. Nasa likod dito si Benny Cutie. Habang si Curtis, ako din. Makunat din ako. 100% na ito. Pero naku po. Wala pa rin mapapala. Hindi ko na alam, Rob. Hindi ko na naiintindihan. Hindi ko na alam kung ano ba mas makunat. Chicharong na hanginan o Execration ba? Napakahirap pero sabi dito ng Omega, saglit lang. May damage pa rin kami. Eto na nga, Haze, Hajizi, trace this in. Habang double kill ang nakuha ni KDA Machine. Hit naman, mag-isa. Habang si Benny Cutie kumalmot na. Roar, sabi dito ni Benny Cutie. Habang si Sagitno, Cotterant Inferno, tumatakbo ang side ng Omega. Oh, pero, nasan yung damage ngayon? Benny Cutie, siya na lang mag-isa. Yung pana, hindi tumama. Shutdown, tatlo. Laban sa isang naging kapalitan nung laban. Kailangan makuha ng Omega to or kung hindi, masasayang lang din yung clash na yun. Pero looks like this gonna be an uncontested na Lord. And I guess, Omega, medyo ang ganda. Napagdikit-dikit nila doon sa may bandang gitna, nasulit nila yon with the Gillette. Instant replay, makikita nyo rito, dikit-dikit dito yung mga melee heroes ng Execration. That's the reason kung bakit sumakit yung damage doon ni Toshi at nakaltakas pa siya doon. Ay, kailangan lang pala ipagdikit-dikit eh. Hindi mo pa, alam mo, lagi mong tatandaan, Rob, ha? Paano mo masosolve ang problema? Kailangan mong isolve ng isa-isa. Ah, oo. Ay, mali. Ewan ko na. Pwede. Actually, pwede, tama ka doon. Kasi, nagkaroon na ng specific na target dito ang Omega. Ang Omega, oo nga. Habang si Chaco dito ay tatamaan ng pana. Oh my, wala pa rin sila napapatay. Ejector ay lalabas dyan. Eto, Max, kalahat ng kanyang buhay. Curtizy will also be tanky dito sa bandang gitna. Execration right now, holding on for their lives. Naku po, sa Kidno, he's falling low. Naglagay pa siya ngayon ng sights niya dito habang ang Omega ay uubusin na lahat ng mga resources na gustong kunin ng Execration.
Yes, ang ganda ng ginagawa ni Hit dito. Kanina medyo hindi sila nagkakaroon ng specific target. Kumbaga nagkakahiwa-hiwalay yung mga damage nila. Now ang ginagawa ng Omega, ejector sa isa, i-focus natin yon. Focus fire is the key. Makunat lang kayo, pero wala yung damage nyo. Sabi ng Omega dito sa Gitno, papasok mag-isa, Desert Tornado, nasaan na yung mga kampi niya? Wala! Naku po! Execration! Malapit nang masira ang pangarap. Malapit nang balagbagin ng Omega ang pangarap ng Exeshot. Omega getting near the championship finals. Yento na, pasok sila dito. Sa Gitno, matigas pa nga naman din. I guess, ay okay pa yon. Nakat nila yung minion wave. I guess, Kuya Manjin, hindi pa rin to basta-basta para sa Omega. Medyo risky to kung pipilitin nilang pumasok doon sa loob. Eh, kailangan ng Omega dito ng disiplina dahil onti na lang naaamoy na nila. Naaamoy na nila na for the first time lalaban sila para sa championship. 16 minutes in. 2 minutes left, Rob Luna, para sa Execers. Oo, makikita ba natin yun? Yun ang malaking tanong. Nag-aambahan na lang. Nag-aambahan na lang, Rob. Yung Omega never na silang nag-iwalay. Mm-hmm. Oh no. Execration, it seems like from the start of the game, ganitong-ganito, nasa defensive side sila. Yes, kailangan nilang bantayan din talaga dito yung Johead. Kasi time and time again, ini-ejector lang sila eh. Tapos, kumbaga synchronized na ngayon dito ang buong Omega. Kung sinong mabato, yun muna ang unahin. Huwag natin munang pakialaman yung iba unless pumasok ang Hellcurt. Oo nga, Omega, hinihintay lang dito si Hate na gumamit ng kanyang ultimate. And ngayon, tingnan mo to, yung ginagawa ng Omega, hindi na sila nagsiscatter all throughout the map. Ayaw na nila. Kasi pag may tumama ng pana, dapat instant kill. Instant kill. And ito nga, yata, baka sa Gitno dito. But anyway, isa pa pala, no? Hindi pala na-maximize dito nila yung Hilda rin. Kasi hindi siya umabot doon sa stack na kailangan. Sa stacks, oo. Oh. Wherein, pwedeng malaking power spike for execration if he ever man na-activate nila yung power of wilderness. Oo nga, nahihirapan ngayon ang exe talaga sa damage. Bitin na bitin eh. Naku po! Pumapana! Sapul ka na naman! E2 Max! Saan ka pupunta? The arrows! Oh my G! OMG! Clutch pick off! 8 deaths ngayon! 32 seconds down! Si Edo Max, meron pang Mountain Shocker para mas patat ang execution. Ito na ba ang Lord? Malaki ang finale. Chance dito, ha? I don't think Omega wants to risk this one. Why? Dalawa ang retribution na hawak dito ng execution. Yes, posible ito na makuha ng Omega, pero there's always a chance for a steal. And katulad niyan, ninakaw ni Hate yung orange dito ni GC. Hate, actually, inatempa ni Hate kunin si HGZ doon sa game na yon. Dito na tayo tutungo sa 18-minute mark. Totoo ba ang sumpa? Ejector in plus the Feather Airstrike. Omega, another beautiful pick-off mula sa kanilang squad. Exactly. At ang nagpapahirap pa ngayon dito for the side of execution was Curtizzi. Once na naka-Black Dragon form dito si Curtizzi, since Mayday ditong execution, nahihirapan sila na dumikit o gumalaw papasok doon sa Omega. Mas napapadali pa yung buhay ni Ajiz ni Curtizzi dito para sa laban na ito habang si Sagitno. Yung kanyang kasama ay nawala na din. Takbo, Sagitno, takbo. Yung sagit ni Sagitno ay naging malambot. Rob Luna, habang yung Lord ay mukhang libre na para sa side ng Omega. Eto, Max, hindi niya na makukuha. Hindi na siya magiging makulit dahil pati siya ay mapipitas na din. 20-7. Nalalapit na ang grand final slot para sa side ng Omega, Rob. Yun ang tanong. Sino nga kaya ang unang team na papasok sa grand finals? Yung bato, Tony Hate, patay si Sagitno, mga tol.
19 minutes in, 18 minutes pumasok na para sa execration. Kaya pa ba? Mukhang eto na nga ata ang huling alas. Walang minions as of now, pero naglalakad na ang Lord. Magsisigawan na lahat ng Omega fans. Chakno! The Chak Mamba! It's not gonna be enough! Omega blocking the exe shot! Nilabas na yung camera! Eto na ba yon? Basag yung tore doon sa itaas! And for the first time in forever, Omega will go to MPL Grand Finals! Wow! The persistence, the perseverance dito ng Omega. Kakaiba na lineup para sa execution, but still, Omega, sila ang pinakaunang team na papasok para bukas sa ating Grand Finals. Wow, matagal nang pinapangarap ng team na Omega ever since nung pumasok sila as Finesse. Itong opportunity na makuha nila ang championship.